Magandang araw po mga dakilang manggagawa. Welcome po ulit. Ngayon ang aking ibabahagi ay tungkol sa kontrata. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay isang kasunduang legal sa pagitan ng dalawang partido. Sa construction, ang kontrata ay ang kasunduan ng may-ari o ang nagpapatayo ng bahay at ng isang kontratista o kontraktor. Dito, ang kontraktor ay sumasang-ayon na magbibigay o magsusupply ng materyales at trabaho sa paggawa ng bahay. Kapalit naman ito ay ang pagbabayad ng may-ari ng halagang napagkasunduan. Sa kontrata, kailangang isaalang-alang ang interes o kagustuhan ng bawat isa at kailangan nilang parehas na sumang-ayon dito. Ito ang karaniwang anyo ng kontrata sa construction. Ang una, ang kontraktor na magtatayo lamang. Dito, lahat ng plano o disenyo ay manggagaling sa hiwalay na arkitekto o engineer na gagawa ng plano. So, dito po sa una, si may-ari o si owner ay may kausap na architect na hiwalay maliban sa kontraktor. Tapos si kontraktor po, siya lang po ang gagawa ng bahay. Pangalawa, disenyo at pagbuo. Dito, ang kontrata na kasama sa kontraktor ay parehong disenyo at pagtatayo ng gusali sa ilalim ng iisang kontrata. Dito po naman po sa pangalawa, ang kausap lang ng may-ari ay si kontraktor. Siya na po lahat ang gagawa, ang plano at ang pagpapatayo ng bahay. Ang kadalasang kontrata na ginagamit sa construction sa mga simpleng pagpapatayo ng bahay, lump sum contract o kabuuan. Ang kontratang ito ay isang kabuuang presyo ng bahay o proyekto batay sa iyong plano at mga espesifikasyon ng mga materyales nito. Sa lump sum contract ay kasama na dito ang labor, materyales at ang kita ng kontraktor. Dito ay nalalaman na ng may-ari kung magkano aabutin ang kanyang ipapatayong bahay. Bilang may-ari po, kailangan mong ipresenta o talakayin ng maayos sa kontraktor ang mga nais mong mangyari sa iyong ipapagawang bahay. Kailangan mong sabihin kung anong mga kasama o limitasyon na gagawin ng isang kontraktor para mabigyan ka ng tamang halaga o presyo. Ito ang kadalasang nakalagay sa isang kontrata, pangalan ng owner o may-ari at ng kontraktor. Pangalawa, description o paglalarawan ng gagawin. Dito nakasaad kung ito man ay two-story residential o bungalow. Dito binabanggit din kung kasama ang building permit sa gagawing bahay o para isang buong package na siya. Pangatlo ay ang halaga ng ipapagawa. Kailangan na nakasaad ang eksaktong presyo ng napagkasunduan. Hindi dapat nagkakaroon ng kalituhan sa halaga ng serbisyo base sa mga gagawin ng kontraktor. Ang pang-apat ay ang paraan ng pagbabayad o pagsisingil. Dito naman, babanggatin mo kung paano yung schedule ng bayarin. Halimbawa kung ito man ay may advance payment bago sila magsimula at kung ang mga susunod ay kada buwan o kaya ito ay base sa mga nagawa o natapos na trabaho. Ang panglima ay kung ilang araw ito matatapos. Dapat malinaw din dito na nakasaad kung ilang buwan ito tatapusin. At ang panganim ay ang warranty. Dito dapat nakalagay kung ilang araw o taon ginagarantiya ang produkto o trabaho ng kontraktor. Sa pamamagitan nito, pwede mo siyang habulin sa mga defekto ng bahay. Sa construction, ang kadalasang binibigay na warranty ay isang taon. Ano ang kagandahan ng isang lump sum contract? Dito, binibigyan ka ng katiyakan kung magkano aabutin ang ipapagawa mong bahay base sa mga plano at detalye na binigay mo sa kontraktor. Ang pangalawa ay kung ano ba ang napagkasunduang presyo ay fixed na siya.
Anuman ang maging aberya habang ginagawa ito, ay responsibilidad na ng kontraktor ang gastos. Iwas na sa sakit sa ulo ang pagpapagawa. Pangatlo ay mas mabilis matapos ang gawa ng iyong bahay. Kasi dito, gagawin ni kontraktor na mabilis ang trabaho dahil mas kikita siya kung matatapos niya ito ng maaga sa napagkasunduan. Pero ikaw na may-ari, kailangan mo ding tingnan yung ginawa niyang trabaho. Baka binilisan lang niya pero ang quality ng trabaho ay nawala na. Ano ang kahalagahan ng kontrata sa pagpapatayo ng bahay? Dito, pinoprotektahan nito ang mga karapatan ng kapwa may-ari at ng kontraktor. Sa kontrata, tinitiyak nito na malinaw na inilatag ang mga plano at kondisyon ng may-ari. Sana may natutunan na naman po kayong kaalaman sa aking presentasyon. Maraming salamat po.